Panay ang tambol ng dibdib ni Ira habang naglalakad siya sa aisles. Off-white ang suot niyang wedding gown na simple lang ang pagkakayari nito. The gown looked good on her. Hindi lang ang Ate Zenny at si Cecil ang nagsabi niyon sa kanya. But Alvaro also looked dashing in his tuxedo. Tumingkayad higit ang charm nito sa suot nito. Hindi niya alam kung totoo ang kaligayahang nakaguhit sa mga mata ni Alvaro. Nang kunin nito ang kamay niya at igiya siya paharap sa upuang nakatalaga para sa bride at groom. Sa Santo Niño Church sa Cebu nila piniling magpakasal. Mananatili sila doon hanggang sa susunod na linggo. They would spend their honeymoon in Panglao. Iyon ang gusto ni Alvaro, na gusto na rin naman niya. Nervous? Nakangising tanong nito sa kanya. Masuyong pinisil ang kamay niya. Umiling si Ira. Kahit alam niyang walang dudang iyon ang nararamdaman niya. Mabilis na natapos ang seremonyas ng kasal. Alvaro turned to kiss her nang marinig na nila ang pinakahihintay at pamatay na linyang, "You may now kiss the bride." Hindi nagtagal ang halik, mabilis lang bagaman mariin. Niyakap siya ni Alvaro bago nila hinarap ang pagbati ng mga malalapit na kaibigan at kamag-anak na nandun sa araw na iyon. Kasama sa mga bisita ay mga pinsan at kamag-anak ni Alvaro na kung hindi nanggaling sa Amerika ay nagmula naman sa Calatrava, ang bayan kung saan ipinanganak ang asawa niya. Naroon si Cecil, kasama ang mag-ama nito. Present din si Troy, kasama ang naka-love team nito. Kasama din sa mga naimbitahan si Naverna, Olga at Ralph, na kanina pa nangungulit sa kanya ng group pictures. Naroon din si Grace na pangiti-ngiti sa buong durasyon ng kasal. Hindi siya nagprotesta nang ipaalam sa kanya ni Alvaro na inimbitahan ang dalaga. Verbal na rin kasi na inimbitahan si Grace ni Cecil noong nasa restaurant sila. Sa hotel kung saan ang reception ng kasal ni Cecil 2 years ago, din ginanap ang reception nila ni Alvaro. Sa penthouse kasi kung saan sila una nagkakilala, tutuloy sila ni Alvaro pagkatapos ng kasiyahan. Inihanda na ni Alvaro ang lahat. To spend their night as husband and wife, sa penthouse na iyon kung saan nabuo si Noah. Hindi humiwalay sa kanya si Alvaro. Nang lumapit si Grace para batiin sila ng congratulations, siniguro niyang hindi makakahalik ang babaeng haliparot sa asawa. Nakaalalay si Alvaro kay Ira. Humahalik pa minsan-minsan at palaging nakapulupot ang braso sa baywang niya. Sa lahat ng mga naroroon, ang papa ni Ira ang pinaka-emotional. "You are marrying DiMarco, iha." Umpisa ng una siyang humarap sa amin ng mama mo. "I did a lot of thinking about him." Anang papa niya, nang puntahan siya nito sa kwarto niya kanina. "Isa siyang mabuting lalaki at naniniwala akong maging mabuti siyang padre de pamilya sa inyo ng apo ko. And I'm sorry about Baste. Pinagsisihan ko ng husto iyon, anak." Maluhaluhang niyakap ni Ira ang kanyang ama. "Matagal nang tapos iyon, papa. Naiintindihan ko. Kalimutan na natin iyon, ha?" nasabi niya rito. Tinapik naman ng ama niya ang likod ni Ira. "Mahal na mahal kita, anak." Maligaya siya. Kahit ano ang dahilan ng pagpapakasal nila ni Alvaro, hindi niya maitatanggi na nag-uumapaw sa kaligayahan ang puso niya. Nag-umpisa lang mahaluan ng tensyon ang kaligayahang iyon nang sa paglingon ni Ira ay makita niyang nakatayo sa dulong bahagi ng Hall Sebaste. Nakatitig ito sa kanya. "It's late. Iwanan na natin sila dito." Halos mapapitlag naman si Ira nang marinig ang tinig ni Alvaro. Nasa mukha na nito ang pagod. Hindi siya nakapagsalita agad. Binalika ng mga mata niya ang lugar na kinatatayuan ni Baste pero wala na ito roon. "Hindi maaaring si Baste iyon." Bumuntong hininga siya. Ang alam niya ay bumalik na ito sa Amerika noong nakaraang taon. Walang balita kung nakabalik na nga ba ito sa Pilipinas. Iniwasan na kasi ng papa at mama niya na mabanggit o mapag-usapan ang lalaki simula nang magdalang tao siya. At kung si Baste man iyon, paano makakapasok ang lalaking iyon sa reception? "Hey!" Untag naman sa kanya ni Alvaro. "Are you alright?" Tumango naman si Ira.
Restroom lang ako saglit, Alvaro. Do you want me to go with you? Hindi na. Tugo naman niya sa asawa. Babalik ako kaagad. Umahon si Ira sa kinaupuan at maingat na naglakad palabas ng function hall. Humarap siya sa salamin sa loob ng restroom. Pagkalabas na pagkalabas niya sa cubicle, pinakatitigan niya ang sarili sa refleksyon niya sa salamin. She was glowing. Unang gabi nila bilang mag-asawa. Ikiklaim ba ni Alvaro ang karapatan nito sa kanya? O paninindigan ang sinabi nito noong una na hindi nito ipipilit ang sarili sa kanya? She was both excited and worried at the same time. Iniisip niya kung ano ang dapat niyang gagawin mamaya. Hindi niya gustong magmukhang tuod at nagmamadaling matuto. Ulit kagaya ng dati. Dahil maliban kay Alvaro, wala nang ibang lalaking nagpadama sa kanya nang ipinadama nito sa kanya noon. Bumuntong hininga naman si Ira. Lumabas na siya sa restroom para bumalik sa reception. Babe, napalingon si Ira nang maramdaman niya ang paghawak ng kamay ng kung sino sa braso niya. Ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata niya nang makilala niya si Baste. Anong ginagawa mo dito? Bulalas ni Ira. Nawala sa loob na agawin ang braso niyang hawak ng lalaki. Gumising naman si Baste sa kanya. Don't I deserve a welcome hug or kiss, babe? Namiss kita. Namula naman ang mukha ni Ira sa inis. Ikaw pa rin ang manyak na lalaki na kilala ko. Bakit hindi ka nalang maghanap ng ibang babae? Kasal na ako. Hindi mo ba nakikita? 2 taon akong papalit-palit ng babae, babe. Pero wala ni isa sa kanila ang pinantasya ko ng husto. Kagaya na pagpapantasya ko sa iyo noon. Akmang sasagot si Ira nang marinig nila ang isang galit na tikhim mula sa kanyang likuran. Napalingon sila pareho kay Alvaro. Nakunot na kunot ang noo sa pagkakatitig sa braso niyang hawak ni Baste. Mabilis niya iyong binawi. Iglap lang ay nakalapit na sa kanila si Alvaro. Mahigpit nitong ginagap ang palad niya. Who is his sweetheart? Tanong naman ni Alvaro. Bagaman ang mga mata ay nakatuon kay Baste, na wala rin balak mag-iwas ng tingin sa kanya. Bumalik na tayo sa loob, Alvaro. Nagpatiuna na siyang tumalima. Paalis pero napigil siya nang maagap na hawakan ni Baste ang isa niyang kamay. Nagtiim ang mga bagang naman ni Alvaro. Nagtatanong ang asawa mo, babe. Bakit hindi mo sagutin? Let her go. Utos naman ni Alvaro sa mariing tinig. Gusto ko lang ipaalam sa iyo, Mr. DeMarco, na ang babaeng ito ay naging bahagi ng buhay ko noon. Sa maikling salita, tira ko na lang ang babaeng hawak mo. Yun lang marahil ang hinihintay ni Alvaro. Sa mabilis na paraan, nagawa siyang haltakin ng asawa. Kasunod niyon ay ang paglanding ng kamao nito sa panga ni Baste. Kamuntik nang mawala ng balanse ang lalaki sa lakas ng suntok na tumama sa mukha nito. Nabitawa naman siya ni Baste. Natutop ni Ira ang sariling bibig. Hindi makapaniwalang na wala ng kontrol si Alvaro sa sarili. Ang isang kamay niya ay mahigpit pa ring hawak ng asawa. Habang bumababa, tumataas ang dibdib nito sa galit na noon niya lang nakita. Sa puang parte ng mukhang tinamaan ng suntok, tumayo si Baste. Natetensyon naman si Ira, lalo at nagsusukatan ng galit at tingin ang dalawang lalaki. But Baste, just not to fight back, nagbaba ito ng tingin. Alvaro, si Grace iyon na nakita ang nangyari. Ito na mismo ang nagtawag ng security. Kusa namang umalis si Baste, hindi na hinintay na ipagtabuyan pa ito sa labas ng dalawang kwardya. Alvaro, usal naman ni Ira. Namumula pa rin sa galit si Alvaro. Iginiya siya nito patungo sa elevator. Tensyonada naman si Ira. Hindi alam kung papaano papapayapain ang asawa. Maliban kasi sa galit na buntong hininga ni Alvaro, ay hindi na ito nagsasalita pa. Napasunod siya dito nang pumunta ito sa penthouse. Hindi pa pala ako nakakapagpaalam kina Mama. Namutawi sa bibig niya nang makitang nagtatanggal ng kasuotan ang asawa. Matalim ang mga matang nilingon siya ni Alvaro. Mas gugustuhin mo pang bumalik doon? Alvaro, sino siya, Ira?
Bumuntong hininga naman si Ira. Kinalma niya ang sarili. Walang rason para kabahan siya sa nakikitang pamumula ng asawa dahil sa matinding galit nito. Siya yung lalaking pakakasalan ko dapat noon. Sagot naman niya rito. Narinig niya ang matalim na paghugot ni Alvaro ng sariling hininga. Mukhang lalong nagalit. Bakit mo siya inimbita? Nag-angat siya ng mukha sa lalaki. No, hindi ko siya inimbita. Napatiimbagang naman si Alvaro. Sino kung ganun ang nagbigay sa kanya ng invitation card? Sa simbahan pa lang nakita ko na siya, Ira. Sumunod siya hanggang dito. Umiling-iling naman si Ira. Pinigil ang sariling maiyak. Ayaw niyang magalit kay Alvaro. It was their wedding night at hindi niya gustong masira ang gabing iyon dahil lamang sa lalaking iyon. Ewan ko. Hindi ko alam, Alvaro. Muntik-muntika na niyang sirain ang buhay ko noon. Bakit ko siya iimbitahin sa kasal ko? Lumambot naman ang mukha ni Alvaro. Gumuhit ang gelt sa mga mata nito na makita ang mga luhang pinipigilan niyang tumulo sa mga mata. Bumuntong hininga naman si Alvaro. Lumakad ito papalapit sa kanya. Lumuhod sa harap niya at masuyong kinabig siya upang yakapin. I'm sorry, Ira. Hindi ko lang alam kasi kung anong iisipin ko. Hindi ko alam ang totoong score yun ng lalaking yun. Sabi ni Cecil, ikakasal ka dapat sa kanya noon. Hindi lang natuloy dahil kay Noah. Si Papa ang may kagustuhang pakasalan ko siya noon, Alvaro. Ilang araw na lang ang binibilang ko noon bago ako ikasal sa kanya. Kaya kita pinasok sa kwarto mo noon at kinumbinsi ka sa one night stand. Dahil ayokong ang lalaking yun ang makauna sa akin. Ginawa ko yun dahil galit na galit ako sa Papa. Sa sirkumstansya at kay Baste. Nagliwanag naman ang mukha ni Alvaro. Hinawakan nito ang pisngi niya at mariin siyang hinalikan. Sa ilong at sa mga mata niyang tuluyan naglabas ng mga luha niya. I'm sorry, Ira. Nagselos ako. Gustong gusto kong patayin ang lalaking yun ang hinawakan kanya. Alvaro. Yumuko ito at mariing hinalikan siya sa mga labi niya. Kusang bumuka ang mga labi ni Ira upang salubungin ang halik ng asawa. Pinigil niya ang singhap na maramdaman niya ang isang kamay ni Alvaro sa punong dibdib niya na nakalitaw sa suot niyang gown. Kasabay ng pagbaba ng mga labi nito sa mga labi niya ay ang masuyong pagtulak nito sa kanya. Pahiga sa ibabaw ng kama kasunod ito. Nasa ibabaw niya si Alvaro. Hinahalikan siya. Pero kusang kumakawala iyon sa lalamunan niya ang mga ungol. Ang isang kamay naman ni Alvaro ay nakatukod sa gilid niya. Hindi gustong ibigay ang buong bigat nito sa kanya. Habang ang isang kamay naman ay naglalakbay mula sa punong dibdib niya, pababa sa hita niya. Napaungol naman siya. Nang sa halip ay makapa ang makakapal na tela ng gown niya. Nagdilat naman si Ira ng mga mata nang maramdaman niya ang pag-alis nito sa pagkakadagan sa kanya. Maingat siya nitong hinatak patayo at ibinaba ang zipper ng suot niyang wedding gown. Nakalimutan kong isuggest na maiksing gown lang ang susuotin mo para hindi tayo nahihirapan ng ganito. Wika naman nito na nandoon ang mainit na pagtitig sa kanya. Hindi makuhang magsalita ni Ira na overwhelmed siya sa damdamin at sensasyong nararamdaman niya. Hinawakan siya ni Alvaro sa balikat nang malaglag ang gown na sa paanan niya. Maalab na halik ang sumunod. Higit niyang naramdaman ang arosal ni Alvaro nang idiniin nito sa kanya ang pang-ibabang bahagi ng katawan nito. Kumawala ang malakas na ungol sa bibig nila pareho nang sabay nilang marating ang sukdulan. Mahigpit siyang yumakap sa pawisang likod ni Alvaro. Tinig nila ang malakas na tibok ng puso niyang isa't isa. Mariin siyang hinalikan sa labi ng asawa bago ito maingat na bumaba sa tabi niya. Pinailalim nito sa braso ang ulo niya at marahan siyang hinalikan. Nagtatalo na ang pagod at antok kay Ira pero nagawa niyang iyakap na mahigpit ang braso sa katawan ni Alvaro at humalik sa hubad na dibdib nito bago niya mariing ipinikit ang mga mata. I love you, Ira. Tanghali na namagising si Ira kinabukasan.
Wala si Alvaro sa loob ng kwarto nila. Bumaba ang tingin niya sa katawan. Hubad pa rin siya sa ilalim ng makapal na comforter. Nakakapanghinayan lang na hindi niya nagisnan ang asawa. Kinuha niya ang una nito at niyakap. Naiwan doon ang amoy ni Alvaro. Noon niya napansin ang isang nakaipit na note sa ibabaw ng bedside table. "Good morning. Nasa lobby lang ako. I'll be back and have breakfast with you." Napangiti naman siya. Ibinalik niya ang note sa bedside table. Tinungo niya ang bathroom at mabilis na nag-shower. Susunduin nila si Noah mamaya sa bahay ni Alvaro sa Mactan. Mabilis siya nagbihis at lumabas ng kwarto nila matapos ayusin ang sarili. Mag-isa siya sa elevator pababa. Pupuntahan na niya ang asawa para sa restaurant na sila mag-breakfast. Nasa ika-anim na floor na nang bumukas ang elevator. Tatlong babae ang pumasok, pasarado na ang pinto. Nang mahagip ng tingin niya si Alvaro at si Grace na nakayakap sa baywang ng asawa niya. Magkasabay na lumiko ang dalawa sa isang pasilyo. Mabilis na pinindot ni Ira ang open button at saka nagmamadaling lumabas. Nakita niya pa nang pumasok si Grace sa loob ng isa sa mga kwarto sa palapag niya iyon. Kasunod nito si Alvaro. Halos madurog ang puso niya. Nakagat ni Ira ang pangibabang labi niya. Pinaglalabanan ang nagbabadyang pagtulo ng mga luha niya. Lumakad siya papasok sa elevator. Sumakay ng magbukas iyon at bumalik siya sa penthouse. "Broken heart, it hurts." Naalala niya ang sabi ni Alvaro sa kanya nung unang mag-cross ang mga landas nila. 2 taon na ang nakakaraan. Mapait siyang napangiti sa alaalang iyon.